Magandang araw po sa inyo, Miss Selena. Lalo na po sa mga nakikinig ngayon. Makaraan ang ilang dekada ay maraming kababalaghan na nangyari sa ating mundo. Maraming kumakalat na balita tungkol sa mga aswang at iba pang elemento. May ibang naniniwala at ang iba ay katang-isip lamang daw ito. Isa ako sa hindi naniniwala, Miss Selena. Subalit noong nangyari ito mismo sa akin, ay doon na nagsimula na totoo pala ang sinasabi ng iba tungkol sa mga aswang. Totoo silang namumuhay sa mundo at nakikisalamuha sa atin. Bago ko po simulan ang kwento, ay itago nyo na lamang ako sa pangalang Luna. Ako ay tubong Mindanao at kasalukuyang nanirahan sa Bicol. Nangyari ito taong 1973. Habang naglalakad ako noon sa daan para pumunta sa bahay ng aking kaibigan, ay meron akong nakita na meron palang palingki sa gitna ng kagubatan. Pero wala namang katao-tao. Meron lamang akong nakitang tatlong tindero na nakabantay sa kanilang mga paninda. At noong napadaan ako sa gilid nito, ay nakatingin silang lahat sa akin. Parang kakaiba ang kanilang mga titig, kung kaya't nakaramdam ako ng kilabot. Naisip ko pa noon na meron kayang mamimili sa ganitong klaseng lugar na wala man lang katao-tao. At nasa liblib pa ito, kung kaya't ang patuloy na lang ako, Miss Selena, sa aking paglalakad. Hindi pa man ako nakalayo, ay agad akong lumingon sa aking likuran. Ay doon ko nakita ang tatlong tindero na nakatayo sa labas ng palengke at nakatingin silang lahat sa akin. Tila ba gusto nila akong sundan kung saan ako pupunta. At mas lalo akong kinabahan, Miss Selena, noong nakita ko ang kanilang mga mata na parang namumula. Kinusot-kusot ko pa ito dahil baka nagkamali lamang ako. Subalit nung imulat ko ang aking mga mata, ay wala na sila sa kanilang tinatayuan. Saan nagpunta yun? Bakit bigla na lang nawala? Siguro baka guni-guni ko lang yun. Magpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Wika ko pa noon sa aking sarili. At noong pagdating ko sa bahay ng aking kaibigan, ay kinwento ko sa kanila tungkol sa aking nakita. Subalit sinabi naman nila na wala daw silang nakitang palingke sa gitna ng kagubatan. At sinabi ko din sa kanila tungkol sa tatlong tindero. Subalit mas lalo lang itong hindi naniniwala. Kung kaya't napakuno talang ako sa aking noonon. Dahil sigurado talaga ako na meron akong nakitang palingki doon. Hanggang sa dumating kami sa punto na dinala ko ang aking kaibigan at ang kanyang ina para maniwala sila sa akin. Agad kaming nagtungo sa nasabing lugar para sila mismo ang makakita. Subalit pagdating namin doon, ay wala na ang palingke. Ha? Imposible naman. Nandito talaga yun kanina ah. Hindi ako maaaring magkamali, Aling Susan. Claire, nagsasabi ako ng totoo. Wika ko pa nun sa kanila habang nagtataka. Oh, kung sinabi mong meron na eh nasa na, bakit wala dito? Siguro guni-guni mo lang yun. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Wika pa ni Aling Susan sa akin. Noong mga oras na yun ay hindi na ako sumagot pa. Dahil pati ako ay naguguluhan sa aking nakita. Simula mangyari yun ay hindi muna ako pumunta sa bahay ng aking kaibigan. Dahil hindi ko pa rin lubos akalain
na meron akong nakitang palengke doon. Subalit hindi naman nakikita ng iba. Hindi ko nalang ito kinwento sa aking mga magulang dahil baka mag-alala sila sa akin. Hanggang makalipas ang ilang linggo ay inutusan ako ni Mama na maghatid sana ng ulam sa bahay ng aking kaibigan. Kanun kasi kami sa probinsya, Miselina. Mahilig kaming magbigayan. Nung una ay tumanggi ako kay Mama Miselina. Sinabi ko sa kanya na siya na lang ang maghatid. Subalit pinagalitan lang ako dahil ngayon lang daw ako tumanggi sa kaniyang mga utos. Kung kaya't kahit may pag-alinlangan ay hinatid ko pa rin ang ulam sa kanilang bahay. Habang naglalakad ako noon ay hindi ko maiwasan ang aking sarili na manginginig sa takot. Hanggang sa nakarating na ako sa nasabing lugar kung saan ko unang nakita ang palengke na iyon. At iyon na nga, Miselina, nakita ko na naman ang palengke na walang katao-tao. At nandoon pa rin ang tatlong tindero na nakatayo sa kanilang pwesto. Kung kaya't hindi ko na lang ito pinansin, Miselina, at nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. At maya-maya pa, nung lumingon ako, ay nakita ko na ang maraming tao. Nagulat ako nung Miselina dahil hindi ko alam kung saan sila nanggagaling. Halos hindi ako makagalaw noon sa aking tinatayuan. Kung kaya't agad akong pumalipas ng takbo patungo sa bahay ng aking kaibigan. At pinwento ko na naman sa kanila tungkol sa aking nakita. Subalit hindi na naniniwala sa akin si Aling Susan. Kung kaya't kami na lang ni Claire ang nagtungo roon. At noong pagdating namin doon ay merong sumalubong sa amin. Halika kayo mga bata, pumasok kayo sa loob. Mura lang ang mga bilhin. Agad naman kami nagkatinginan ni Claire. Kung kaya't walang ano-ano ay napagpasyahan namin na pumasok kami sa loob. Ewan ko ba nun, Miselina, dahil nagsitayuan ang aking mga balahibo, lalo na nung nakatitig sa akin ang isang lalaki. Napatingin na lang ako sa mga tao at sabay hawak sa braso ni Claire. At habang ang mga tao naman ay parang may kakaiba din sa kanila, nakayuko lang ito na para bang merong tinatago. Kung kaya't agad kong siniko si Claire at sinabihan ng, "Claire, may napapansin ka ba sa kanila? Parang kakaiba eh. Umalis na lang kaya tayo dito. Parang iba yung kutob ko." Agad namang sumang-ayon sa akin si Claire. At noong papalabas na sana kami,